Hello everyone! Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa isang lugar na isang tourist spot site, ano? Ang kilalang mosque rito sa May Jumeirah 1. Ito yung mosque na madalas pinupuntahan ng mga turista. Isa ito sa mga may mga kasaysayan na mosque rito sa isa lugar na to, ano? Madalas nga ito binibisita rito, lalo na ng mga ibang bansa, dahil isa rin to sa mga listahan ng lugar kung saan isa siya sa ng mosque rito sa may area ng Jumeirah. Ito, kuha na lang natin ng video sa atin. Ganda ng resto na to. Tapos dito sa lugar na to ay mga restaurant nga dito, ano. Ayan, may nag-crash. Natumba siya. Itong lugar na to na walang tao. Sarado rin dito nung mga panahong yun. Dahil nagbago nga yung lugar, bumalik na naman sila sa negosyo. Ito na naman ngayon, lalong-lalo na nung pumasok yung pandemic, dito talagang wala kang makikitang naglalakad. Dahil yung halos mga tao nasa loob lang ng mga kanilang bahay na nagkakaganito. So, balik ulit sila sa ganitong negosyo. Puntahan natin yan, yung mosque na yan. Isa yan sa mga dinarayo rito sa Dubai. Ito yan sa area ng Jumeirah 1. Isa yan sa mga tourist spot na mga pinupuntahan ng mga nagbabakasyon papunta rito sa Middle East. Yan, isa yan sa mga bucket list ng mga turista na gusto nilang makita yung mosque na yan. Ang ganda niya. Dawan na yan ay isa yan sa mga number one na furnitures dito sa Dubai. Nakuha lang ko na rin yan ng content, na i-vlog ko na rin yan. Ikagandahan din yung kanilang mga tinitinda riyan. Tignan natin yung camera. Dito sa lugar na to, yan yung lugar na yan, ating bahayan dito ng ako magkakamaling mag-asawang Indiano. Hindi pa ganyan yung itsura noon, dahil residential nga siya, no? At ito na siya ngayon, makikita niyo na isa na siyang buong restaurant. Hamza Mandi Restaurant. Masarap din yung mga pagkain nila riyan. Alas na yung lugar na to dito. Walang masyadong nagpapasyal. Dahil ang halos mga pinupuntahan ngayon ng mga gustong lumabas at umalis ng bahay ay kung hindi man sa mall, recreation area sila. Palaruan ng bata. Ito ng Jumeirah 1, dahil dito sa lugar na to hanggang Jumeirah 3. So malapit na siya doon sa may Umm Sukim. At yun din yung tagus ng daanan papuntang Lamir. Kabila na yan. Yan. Yung nakikita nyo ng aking camera, yun sa lugar na yun. Yun din yung daanan sa kabilang dulo ng Lamir. Sarap na silimoy ng hangin. Talagang napakalamig. Maglalakad nga pala tayo. Pabalik na naman pa sa tuwa. Tapos tayo dyan sa restaurant. Dito pala sa bansang UAE. Talagang ang tao rito. Talagang ihintuan kanila. Talagang patatawarin kanila muna bago sila tumawin. Ganun kadisiplinado yung mga nagmamaniho rito. Sana kung kagaya din to sa atin, ano, pagbibigyan kanila na tumawin sa kabilang kalsada. Dito makikita mo talaga na ihintuan kanila at pagbibigyan kanilang makatawin. Ganun kadisiplinado ang mga tao dito sa bansa. Good na tayo.
kumbaga nito, yung mga bibig na nakikita niya yan sa kapitang sa inyo. Yan. Hindi pa ganyan yung mga yan. Napakaliit pa yung mga yan. At mga halos mga nakatira niya ay mga ibang lahi. Minsan kasi ito dati. Ngayon, makikita niyo naman. Isa na siyang sentro ng kanilang negosyo. Ano? At wala na masyadong mga nakatira rito dahil mga ibang lugar na. Ayan yung lugar na to. Ito yung kinunan ko nga kanina bago ako pumunta sa La Meran. Ito yung McDonald's na napakatagal na nanandito rito. Dahil nung way back 2000, nung ako'y nang katrabaho pa sa restaurant, andyan na siya. McDonald's na yan. Hanggang ngayon, nandito pa siya. Ayan, silipin natin.